Hi guys! Kumusta kayong lahat? Magandang umaga na naman sa inyo. Andito na naman ang inyong ate Maymay upang magbahagi na naman ng pang-26 na kwento na. Napakasipag ko ngayong araw na ito. Talagang ang boses ko ay nagamit, gamit na gamit ngayong araw na ito. Kaya halina at pakinggan ang sunod na istorya ng buhay ng miyembro ng PIWAP at sisimulan ko na ito. Magandang araw. Nais kong ibahagi ang aking kwento patungkol sa pagtagong pagbubuntis ko noon. Ako po ay taga Pangasinan. 7 kaming magkakapatid, 4 ako. Ang panganay po namin ay lalaki, may asawa at anak na. Ang pangalawa po ay babae at nagtatrabaho po siya sa Manila at doon po nakahanap na din ng asawa at ngayon po ay may 3 anak na siya. Ang pangatlo naman po naming kapatid ay minsan lalaki, minsan bakla. Pinag-aral siya ng aming mga tita at tito nung kolehiyo, kaso hindi po niya natapos kasi napabarkada. Siyempre, pang-apat ako. 19 years old ako, nag-aaral pa ng K-12 kaya nagporsige akong makapagtapos para maiahon ko sa hirap ang aking mga magulang. At ang panglima, pang-anim at pang-pito ay kagaya ko din na nag-aaral. Hindi sa pagmamayabang, kami po ay mga honor student nung mga high school student kami. Pagka-graduate ko ng K-12, ako po ay nakipagsapalaran magtrabaho sa Maynila. Pinasok ako ng tita ko sa fast food chain. Akala ko permanent na yung work ko para matulungan ko ang mga magulang ko. Ngunit sa kasamaang palad, yung pinagtatrabahuhan namin ay nasunog, kaya nawalan po ako ng trabaho. Kaya umuwi po ulit ako sa aming probinsya. Ako ay nagbabakasakali naghahanap sa aming bayan ng trabaho. At nakapasok naman ako sa isang bake shop na handle ng San Miguel Pure Foods. Maganda ang trabaho ko sa bakery na pinasukan ko. Isa akong cashier. Dito ako nag-umpisa, nagkaroon ng boyfriend sa edad na 20 years old. LDR ang aming relasyon. Puro video call, tawag, text. No, yun ang ginagawan lang namin ng aking ka-LDR na boyfriend. Almost 7 months na kami magjowa at nag-decide kami na magkita. Bago magpasko, Pangasinan to Batangas nagkita kami. Unang pagkikita namin sa Cubao. Sinundo niya ako kasama ang mga magulang niya. At doon na nga may nangyari sa amin na di namin inaasahan. Pag-uwi ko sa Pangasinan, 1 month na akong delay kaya di ko naman naisip na buntis ako. Nag-try ako magpiti ng madaling araw at yun nga nag-positive ako. Ako'y takot na takot at natataranta na magsabi sa mga magulang ko kaya tinago ko na lang ito. Agad ko naman sinabi sa boyfriend ko na buntis ako kaya naman siya umuwi sa Pangasinan na mag-isa para mapuntahan ako. Ipinaalam niya sa mga magulang ko na iuwi ako sa Batangas para pag-aralin ng magulang niya. Ngunit ang totoo ay ilalayo niya ako para di nila makita na lumalaki ang aking tiyan. First time kong makita na umiiyak si Papa na umalis ako para makapag-aral. Nung kuleyo, pinangako ko na makakapagtapos ako ng pag-aaral at dumating na yung time na nandito na ako sa poder ng boyfriend ko. Mabait naman ang mga magulang ng boyfriend ko. Nagtagal ako sa pamamahay nila ng 5 to 6 months. Ayon, lumalaki na ang tiyan ko kaya nagdadamit ako ng maluwag
na damit para hindi makita ng magulang ng boyfriend ko. Ngunit sa di inaasahan, nagtanong ang biyanan ko kung dinadalaw ba ako ng regla. Pero ang sagot ko, oo, dahil dinudugo ako ng spotting lang. Nagulat ako, bumili ang biyanan ko ng PT. Pinasubok niya sa akin, ayun, nag-positive at nalamang buntis ako. Ang akala ko magagalit sila, tuwang-tuwa sila dahil magkakaapo na daw sila. That time naman ako ay nag-iisip kasi di ko kasi alam ang reaksyon ng mga magulang ko sa probinsya kapag nalaman nilang buntis ako. May halong takot at kaba ako kung anong magiging reaksyon ng mga magulang ko. Ang magulang ng boyfriend ko ang nagsabi at kumausap sa magulang ko para sabihin na buntis ako. Pero ako, natuwa at di naman sila nagalit. Kinabukasan, pina-check up ako ng magulang ng boyfriend ko. Siguro mga 7 to 8 months na yung baby sa tummy ko noon. Sa awa ng Diyos, safe si baby sa sinapupunan ko. Pagkatapos ng check up ko, agad naman pumunta sa pamilihan ng mga damit ng baby ang biyanan ko at namili din ng mga prutas na nakakainin ko para daw maging healthy ang baby ko. After a month na ulit sa di inaasahan, manganganak na ako nang wala sa buwan kaya dali-dali kaming pumunta sa hospital. Na-confine na ako kasi anytime daw pwede na akong manganak. First time kong manganak kaya ako natatakot. July 22, 2020 noon ay panganak ko ang baby ko. Hindi niya ako pinahirapan sa panganganak sa awa ng Diyos. Healthy siya. Lumabas year 2021 until 2022. Bless ako dahil naipagpapatuloy ko pa din ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Naging inspirasyon ko ang aking pamilya at ang aking asawa at syempre ang anak ko. Para makamit ko yung pangarap ko sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa Piwa Family dahil isa kayo sa mga nagbibigay inspirasyon at nagbibigay pangaral sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana ay nagustuhan nyo. Isa na namang istorya ng pagbubuntis na itinago. Parang ako din, nakarelate ako. Dahil ako ay 16 lang nang mabuntis, 4th year high school ako noon nag-aaral. Dahil strikto ang aking tatay, takot na takot ako doon. Tapos si nanay, hindi ko maipaalam kaso syempre isang nag-iisa lang akong anak. Si nanay nag-aalaga sa akin, nagbibili ng mga napkin ko, isip bata pa sa isang salita. Hindi ko alam na araw-araw pala, buwan-buwan tinitingnan ng nanay ko kung bakit hindi ako nareregla. Kaya yun, 4 months na nang malaman ang nanay ko na ako'y buntis nung binilhan niya akong PT. Kaya nakaka-relate ako sa mga ganitong kwento. Pero sabi nga nila, blessings ang bata. Kumbaga kahit pa anong mga pangyayari sa buhay natin yan, kahit pa hindi natin inasahan yung pagbubuntis na yan, huwag tayong matakot. Huwag natin itong ipag-pangamba dahil ang bawat bata ay blessings. Malay nyo, sa pagkakaroon ninyo ng baby, sila ang magiging daan upang tayo'y maging maayos, upang maging maayos ang ating buhay. Kaya sa patuloy na mga nagsusumikap na kahit nagbubuntis at nagpapatuloy sa pag-aaral, kakahanga kayo at sana huwag na huwag kayong susuko. Natuparin pa ninyo ang inyong mga pangarap para na sa inyong mga bagong pamilya, lalo na sa inyong mga anak. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento at dito po natin natapos ang kanyang istorya. Palagi nating piliin ang maging masaya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin. God bless guys at salamat sa suporta.